Hi guys, welcome back to my channel. So, andito ako ngayon para i-review itong OBD HUD display na binili ko sa Lazada. So, kaya ako ito binili kasi para makita ko yung temperature. So, ayan, makikita nyo, napakadaming information off the bat. Napakasulit niya. Kasi, lalo na kung di mo alam yung temperature ng coolant mo, ng makina mo, makikita mo lahat dito, pati lahat ng information na ina-output ng sensor mo, makikita mo siya. So, ito yung itsura niya pag in-unbox mo. So, yan siya, naka-plastic. So, siguro mga 2 weeks, mga 1 week, mahigit ko siya inintay bago siya na-deliver. So, yan yung kable niya. Nagkakabit mo sa ODB port, dun sa ibaba ng kotse mo. May maliit na screwdriver na hindi naman kailangan. Tapos, ito yung pang suction. Yan yung ginamit ko. So, may dual type siya ng mounting. Gamit yung ididikit sa dash or nakadikit sa windshield. Sa akin yun, dinikit po sa windshield. Ito yung manual. Maraming information na makikita. Sobrang dami. Pati yung mga air, fuel, mixture, ratio, ganun. Napakadami. So, ito makikita yung ECT. Yan yung sa ano eh. Sa coolant. So, ito siya. Diyan ko siya kinabit sa mayan. Sa baba na yan. Diyan ko kinabit yung OBD na adapter. Tapos, ipinaikot ko lang dun sa may alarm. Sa pula na yan. Sa likod niya para medyo nakatago yung wire. Tapos, pinadaan ko na rito sa gilid. Tinanggal ko yung rubber dyan. Tapos, pinagapa ko dyan sa gilid. So, mano-mano ko lang naman ginawa. Madali lang naman siya. So, ayan. Kita mo kung saan kang direction. Yan yung una, kung pwede mo palitan yung fuel mo. Yan yung fuel consumption, map. May GPS to pala. Meron tong built-in GPS. May kita mo ilang satellite. Ito, fuel yan. Yung TCP, turbo pressure din yan eh. So ito, napakadaming information mo makikita. PSI, turbo pressure din yun. So, pero napakadami niyang info na makikita. So, yan yung sa TPMS ko naman na binili. Pero ito yan, marami siyang faces yung parang sa harapan ng screen yung maitsura. So, yan. Marami, pati oras. Ito yung gusto ko yun, yung maraming info. Eh, may brake test, acceleration test, tapos yung PID. Yan, makikita mo kung ilan yung DTCs alert. Kung may engine check ka, makikita mo information. Napakaraming information. Ayun, tachometer, throttle, oxygen sensor. Mayroon pa, hindi ko na nga alam eh. Basta, ano lang, yan, trip. Yan, yung mga information yan. So, kung mahalaga sa yan, maganda yan. Makikita mo, yan, setting. Makikita mo rin yan, meron siyang alarm. So, meron siya ng coolant alarm. Speed alarm, yung nakita niyo yung blue sa baba na linya, magre-red yan, na bright na red kapag ka nag-alert siya. So yan, tapos yung mga off, yung mga adjust, ibig sabihin yan, yan yung kunwari hindi jive dun sa, may offset dun sa output niya. Pero normally dapat wala kasi, syempre yung sensor mo no, ano. Pero kung may offset man, dyan mo siya i-adjust. Tapos yan yung setting, coolant alarm. Sa akin yan ang pinaka-importante sa akin, yung coolant alarm na yan. So, 120 degrees yung average niya. So, yung nung ginamit ko yung kotse ko, ma-average niya siguro mga 60 to 90 plus. Yan yung parang operating ano niya, temperature niya. 95 yan. Pero di ko man ako nag-long drive ah. Kasi lagi akong expressway lang dumadaan. Kaya madalas kaya. Pero yan, yung ano sa akin, yung importante sa akin. Ayan, bali, yan, pinaglalaroan ko lang dyan, left, right, bababago mo yung dalawa eh, yung jeep, yung taas, baba, yung volt, para naka-fix eh, yan. Pag-click mo yung kaliwa, nakikita mo yung, yan, mga ECT, yung ECT yan, to, saan yan, sa RPM, fuel consumption, yan, map, OIT yan, sa oil, yan, gusto ko rin yan eh. Yung oil temperature naman. So, nakiche-check ng sensor mo, kina-capture naman yung ano, sinesend niya sa ODB, yung info. Tapos yan, makikita mo siya. So, depende sa'yo kung anong gusto mo. Yung iba, gusto itong ganito na may tarang tachometer style. Ako gusto ko yung parang may numero-numero lang, yung ano, puro numero. Ganda kasi, ang daling makita eh.
Pero napakadaming information na makikita dito talaga sa totoo lang. So yan, pinaglalaroan ko lang siya. So, meron tong GPS pa na kasama. Tapos yung sa mga alerts niya, bali, isa-isayin ko lang ha, bali water temperature, voltage, yung fuel consumption, RPM, single mileage niya, kung pagka-on mo ng start, tapos kung ilan yung mileage. Total accumulated mileage, makikita rin. Travel time, yung system time, yung system time automatic, hindi sa may lower na parang dash, may ito may spare dyan na maliit. Yun, dun makikita yun. Tapos yung intake pressure, oil temperature, air fuel ratio, turbine pressure, intake pressure, acceleration test, brake test, read data stream, meron din. Tapos sa alarms naman, overspeed alarm, yan. Speed alarm, high water temperature alarm, low voltage alarm ng battery, meron din. Pagka 10 point something ata, nag-a-alert din siya. Engine fault alarm, meron din. Clear fault code, pwede rin siya. So, talaga napaka-useful niya. So, ayan. Eh, dito kasi, ayan o, kita niya yung temperature natin. Wala, hindi mo malalaman kung overheat na o hindi. Sabi nila, pagka mataas naman temperature, lilitaw yung engine check. Hindi ko sigurado. Ayoko namang manghula kung anong temperature. Kaya ako, binili ko to. Nasa 2,400. Pinag-sale ko kasi siya binili. Alam ko, mga 2,200 ata. Ito na, bili ko. Pero yon, ayan siya. Bali, ay ang ganda niya, ang tingnan. Ako minount ko kasi ayoko magdikit dito sa dash, sa may dash ko. Ayoko na naglalagay ng kung ano dyan. Kaya makapit naman yung ano niya, yung double kasi may parang panghigpit yung suction niya. Kaya maganda. Ayan, napaka-useful, napaka-ganda. Sa totoo lang, bakit, hindi tataka ko ba't ngayon ko lang nalaman to. To yan, yan. Ito yung gusto kong gauge niya, yung andaming info. Ngayon, may distance, may minute kung ilan ka na nag-drive. Yung ECT, yun yung importante sa akin. Yan, ESL. Sa altitude naman yan. So yun, napakaraming information. So, highly recommended ko to, lalo na sa sasakyan natin na walang temperature na pan-check. So, ayun lang. Kung nagustuhan niyo itong video, sana like and subscribe na kayo sa channel ko. Malaking tulong. At saka, salamat sa mga nanood. At thank you.